guys, welcome back again to our channel. So for this video, pupugari natin, o yung tama ba yung term ko, kukunin na natin sila sa pinaglimliman ng ina tsaka yung mga sisiyo. So for preparation guys is naglalagay kami ng water na may vitamins sa kulungan ng sisiyo or ng cage nila na paglalagyan kasi para makainom. Nilalagyan namin ng water then yung vitamins para makainom sila. For its first time, yun yung term na dapat. So, eto na. Ayan na guys. So, yan na yung mama. So, hindi yan naalis. Ayan. Nagyan na siya doon. Kakain na yan. Ayan yung mga sisyo niya guys. Ilan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam lang siya guys. So merong iilan din na hindi napisa. Dalawa po yung hindi napisa. Ayan. So 9, not bad. So ayan. So, ito na yung bago guys. Iba-iba yung kulay. Ang gagaling. Ayan. So, todo kain yung ina kasi bago lang kakain. Kasi nga, pinapisa niya talaga yung kanyang mga chicken. O yung kanyang mga sisir. Yung kanyang mga chicks. 2, 4, 6, 8, 9. Siyam lang guys. Ayan. That's our hatch eggs for this month. February. So, mark the day, guys. February 18. So, yan yung goal namin, guys, na every now and then or every month, at least, magkaroon kami ng production or stocks para, or makapag-breed kami para at least, every month, meron na kaming mabenta or masold in the market para hindi na kami masyadong, like, talaga mag-breed pa na mag-breed and then later on, wala kaming mabenta. And then, after that, kailangan na may mag-breed. So, that's the purpose. Dapat, every now and then, nag-breed na kami at least every month para at least may ma-dispose kami pagdating ng panahon. So, guys, yung kanina na pinaglimliman nila is tinapon na kasi kailangan para iwas bunhok tayo, guys, yung mga lisa-lisa na tinatawag nyo. Or, I don't know the term of it sa Tagalog, but yun yung term sa amin dito, yung bunhok. So, ayan. Nga pala guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe, is-subscribe nyo na to yung channel na to kasi marami kayong matutunan dito at marami pa kayong video na isi-share sa inyo tungkol sa mga backyard farming lang wherein you just can have your mini farm sa gilid ng bahay nyo and everything. So yes, and sa mga magpapa-shoutout dyan, please do consider leaving your names down below. So yan guys, mahalata nyo talaga na bago kasi yung iba medyo may pagka matamlay pa, medyo basak pa yung kanilang gilid. Ayan. So ayan guys, meron na namang butas ulit para kapag siguro mga a week, pwede na yung dito lagyan sa kabila ng pagkain para at least mahiwalay sila sa ina or hindi sila masanay na merong ina. Para pagdating ng mga 2 weeks, pwede na silang pakawalan yung ina or kunin yung ina para sila na lang yung pakakainin nyo. And medyo less gasto siya guys pag ganun. So anyway, yung pitong nandito pala guys, nilagay na namin sa, papakita ko sa inyo kung saan namin yung nilagay. Tsaka yung ina niya guys. Okay, later on na lang. So yan yung pinapainom namin guys. Vitamins yan. And I'm really telling you that soon kung ano yan. But for now, this is going to be the great video. So mark the day guys, it's February 18, so it's their first day. Okay, update tayo sa yung pitong dito, yung nakaraang vlog ko. Papakita ko sa inyo. Nilagay na namin sila doon sa dito guys, yung na-vlog ko rin to yung previous video ko. Ito yung dito. So ayan na, nandito sila. So tingnan natin. Kaganiha pa lang nagibutang, no? So, kanina pa lang sila nilagay, guys. Ayan yung pito. Nandyan sila.
So that's the purpose guys, na nilagyan namin ng kahoy kasi para pagsampahan nila kapag gabi. Ganyan. So medyo maliit lang sila for this area pero it's okay kasi maganda or at least nakakagalaw sila. That's the very good thing kapag malaki yung space or may kaluwagan or medyo hindi ganun karami yung sisiw na nasa area kasi makakagalaw sila ng gusto nila. Nang ayan. Yung pinagpapakainan namin guys, ayan. And yung vitamins. And anyway, yung kanilang ina, hindi namin sinama dyan kasi nga 2 weeks na mahigit. Mga nasa 3 weeks na itong nandito. So, separate namin. So, nandito lang siya kasi need na naman itong pa-conditionin. So, nandyan yung ina guys. Ayan. Ayan, nandyan siya. Gawas. So, nandito yung ina guys. Ayan. So, hiniwalay namin siya para magpa-condition na naman. Then, after siguro mga 2 weeks, pwede na itong liguin, purgahin, and then injectionan, and then pwede na siya, ready for release na siya para mag-laid na naman ng egg for next month. So, yan. Ayun na, guys. And nga pala, guys, anyway, merong nabenta sa amin na makapato kanina. Hindi ko na na-vlog kasi we are in a hurry. So, ayun. So, yung kilo namin dito o yung pagbibenta namin per kilo guys and it's 120 per kilo, 120 pesos per kilo. Ayan. So, sa tatlong pato na lalaki, tatlong kilo yun. Or no, I mean, 5.5 kilos yun guys. Nasa around 600 din yung mga nung nabenta namin, 600 pesos. So, try it guys also na mag at least magkaroon ng patuhan sa inyo kasi once in a while it's a very good business also kasi parang like nandyan lang sa bahay or nasa gilid lang yung backyard, you have nothing to do with it kasi hindi siya like yung talagang mga malalaking hayop na which is kailangan ng big space or what, so ganyan lang yung space na kailangan nyo kahit ganyan lang kaliit, so makakapagparami ka na or makakaproduce ka na or should I say makakapagpabreed ka na ng mga alagang pato nyo. So, ayan. So, guys, nga pala, guys, mas maganda yung meron silang parang lilim. Ayan. Para at least, ha, hindi sila ganun mainitan. Ayan, sa ilalim, meron silang parang lilim. Kasi meron siyang puno dyan. Ayan, ito yung puno. Puno ng mansanitas or ng, anong tawag dyan? Hindi ko alam sa term ng Tagalog po, guys. Pero, I believe yan yung puno na nakagagaling ng diabetes. Yan. Na-feature yan sa ibang programa. So, yan yung parang lilim nila, guys. Ayan. And then, meron din sila. Aside from that, we have also na parang ganyan lang. Roof lang na hindi ganun kaganda. Ayan, nilagyan lang. Para at least kapag umuulan, meron din silang roof na masisilungan or meron din silang ganyan. Para mapapatungan every now and then kapag gabi. Pero I believe some of them ay dyan lang talaga sa lupa natutulog. So, ayun. Papakita ko na lang sa clip nung hindi pa sila napipisa or na I mean, napipisa na yung iba and then yung iba yung hindi pa, yung nasa ano pa sila. Nasa cage pa lang sila. Ipapakita ko na lang yung clip and yun yung position nila guys na habang nandun pa lang sila. So, ayan. So, mananotice yun guys, yung iba dyan is hindi pa ganun ka sigla kasi nga medyo mamasa-masa pa sila guys. So, kung yung iba dyan napapansin nyo is medyo may pagka ano na, pagka makulit na medyo sila yung mga nauna na napisa guys. So yan, mapapansin nyo ito. Ayan dito oh. Teka lang. Alis ka dyan. Ayun, ayan. Ito guys, ayan. Yung maliit na yan. Medyo matamlay pa siya kasi bago pa lang siya napisa. So ito siya oh. Ito siya dito. Ito. Medyo matamlay pa siya guys kasi bago pa siyang pisa. And then ito. Ito yung makikita nyo sa clip. So ipiplay ko yan after I talk here. So, yan yung first na nakita ko sa clip or nung nag-video ako, nung unang pisa pa niya. So, yan yung may pagka agresibo na ngayon kasi una siyang napisa. So, ganyan yung palatandaan guys kung sino yung mga naunang napisa at saka sino yung mga nahuli. So, out of 14 guys, meron kasi siyang dalawang nabiyak yung pag taas panaog nung inahin.
So, nabiyak niya yun. So, ni-remove namin agad yun, guys. Kasi baka magkaroon ng mga leakage ng mga liquid. And then, wherein, baka mamaho. And then, hindi natuloy sila mapisa. So, kinuha namin siya, guys. And then, after that is, meron ding dalawa na hindi niya napisa. So, it's, yung mga mortalities na sinasabi, guys. And then, pero dito, guys, hindi pa siya, like, totally, talagang buhay na, mabubuhay na to kasi tulad niyan, kapag yan hindi siya na painitan, siya ng problem kasi baka hindi siya ma, kumbaga hindi niya at matutuyo yung kanyang feathers. So, ayan guys. So, I'm gonna be playing the video guys, so just enjoy it. Eto na nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na bagong pisa na aming mga manok. Ayan, medyo nagkakahiyaan pa guys. So, ayan. Masisilip natin yung maliliit dyan. Ayan. I can see two. Ayan, dalawa sila na medyo mamasa-masa pa guys. Ayan. Oh, there's a brown one. So, ayan. I believe magiging pula to paglaki nito. Ayan, napaka-photogenic. Pangisingisi pa sa camera. Ayan. Oh, tumitingin pa sa nanay niya. Napaka-ano eh, oh. Oh, ayan. Kinakain niya yung mata ng nanay niya. Napakamalito nito pag ito lumaki. Umanda ka sa nanay mo. Ayan, that's the good thing of this hen guys kasi hindi niya inaano kahit anong gawin nung kanyang sisiw sa kanya. So, ayan, mabuti na yung maghanap kayo ng inahin guys na talagang hindi nanunuka or meron naman yung iba pero at least they can manage kumbaga hindi ganun ka sama yung gagawin nila sa kanilang sisiw. So, ayan. Ayan, malalaman nyo guys yung sinasabi ko na siya yung nauna kasi talagang hindi nabasa yung kanyang feathers. Ayan. So, siya yung nakikita natin sa camera ngayon. Medyo hindi siya may pagka-camera shy. Talagang meron siyang guts na tumingin. So, ito na nga pala yung pinagiliman niya guys. So, dati pa pala yan nilagyan ng uling para at least iwas din sa bunhok guys. Yan yung sinasabi nila na dapat maiwasan natin. So, ginawa lang namin yan para at least prevention is better than cure. So, ayan. So, yung sako na nilagyan yan is tinapon na. And then, ito yung natira. Pinabilad lang para at least ma-expose sa sun and mamatay yung mga microbio o yung mga pest na kadalasan nandiyan dyan na mamahay after na nangingitlog or nakahatch yung egg. And yes, that's it for this video, guys. Hope you like the video. Hope may natutunan kayo. And just, bear in mind na ang pagsisiw ay kailangan ng pasensya. Kasi nga, para din silang bata na you have to look for them every now and then para at least magkaroon ka ng pisa sa iyong mga itlog. So, ayan guys. At least nakita nyo na kung paano kami magpugad ng mga inahin na manok at saka yung kanina yung mga sisiw. At yung pinaglimliman guys, please don't forget nga pala i-remove nyo or itapon nyo kasi magkakaroon kayo or yun yung magiging cause ng bunhok guys. So yeah, that's it for this video guys and please enjoy or please enjoy watching nung iba naming videos and that's it for this video. Till next vlog, thank you and goodbye. Be good. Peace out.